Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol kay Thinking Pinoy na gusto kong humingi ng paumanhin dahil kahapon gumawa ako ng vlog tungkol kay Thinking Pinoy dahil may sakit siya. Nagpunta sa ospital na in-upload ko kahapon. Ang title ko is number one anti-bantag vlogger na sa ospital. Kailang ang naipasok kong content iba yung tungkol kay Katapang sa Bucor ang content. So ito, inuulit ko yung content kay Thinking Pinoy. Ito na po ang tama. So, ulitin ko, wala akong, hindi ko sinadya na maiba yung title, maiba yung content. So, ano ang nangyari kay Thinking Pinoy? Bakit napunta sa ospital? Okay. So, alam naman natin si Thinking Pinoy matagal na nawala sa... Eh, hindi na siya masyadong active sa social media dahil nag-aral sa UK, biglang bumalik. Ito, napag-alaman natin na true kay Princess Maui. Salamat, Princess Maui. Nanonood ako palagi sa iyong mga vlog. Napag-alaman natin na nagpunta sa ospital at na-operahan. Operasyon. pansin ko, sino ba yung mga kumukontra kay DJ Bantag na operasyon? Oh, pinakamalaking operasyon si Secretary Buying. Heart bypass. Mabuti na lang at naagapan at ligtas. So, natutuwa ako at naligtas ang buhay ni Secretary Buying. Salamat. And then, pangalawa, itong si Tapuan, isang vlogger na masama ang tingin kay DJ Bantag, na-operasyonan din. Ano ba yung sakit ni Tapuan? Parang sakit sa na-operan, bato sa kidney, pancreatic stone. At least, naka-recover na rin si Tapuan. Salamat ulit. Dahil kapo nating mga tao yan, Pilipino, na katutuwa natin kung nakakaligtas sa ganyang mga operasyon. So ito naman si Thinking Pinoy, again, through kay Princess Maui, pag-alaman natin na naoperahan somewhere in Bulacan Medical Center. At ang naoperahan sa kanya is, ano ito? Bukol. Cyst. Mabuti na lang at ano pa, benign. Okay? Yung hindi malignant. Ang delikado, pag malignant ang cyst, maging cancer. So, lumalabas na naging successful yung operasyon. Okay na ngayon si Thinking Pinoy. So, maalala ko lang si Thinking Pinoy nung kasagsagan ng investigasyon sa complaint versus kay DJ Bantag. Yung Percy Lapid and ito, Villamor case, ay nakapagbiti siya ng mabigat na salita sa ating DJ Bantag. Nakalimutan ko na yung exact word. Parang may tupak sa ulo, luko-luko. Ganon, ang kanyang ano, ang kanyang binitawang salita against kay DJ Bantag. Na pati rin tayo na mga supporters ni DJ Bantag, na pagsabihan din niya na parang ano rin tayo, bobo, dahil naniniwala tayo kay DJ Bantag. So, personally ako, nasaktan ako doon. Kaya lang, ang nakakatuwa, maraming nasaktan na mga viewers ko, lalo na mga Muslim. Ang daming mga Muslim supporters, Filipino Muslim supporters ni DJ Bantag. Maalala ko yung tumawag, taga Maguindanao. Galit na galit. Sir, pag
Nandito lang yan si at nandito sa Mindanao yung thinking pinay na yan. Hindi na siya makakaalis na ganun. Alaga, ibibitin namin ng patiwarik yung thinking pinay na yan. Naniniwala kami kay Bantag. Ano pa? Yung hulo. May tausog sa hulo. Sa political leader. Ganon din. Matawag din ng support for TG Bantag. At ganon, nagre-reklamo sila sa salitang bintawan ni Tingking Pinoy against kay TG Bantag. Yung may kimplang sa ulo. Parang ganon. Kalimot na ko. Tupak. So, mga last month lang, may nakausap akong Maranao from Marawi. Tinawagan niya ako. Abi, sir, nasa Cagayan ka ba? Pasyalan kita. Pinasyalan ako. Tapos, sabihin mo sir ha, pag matuloy si DG Bantag na magkandidato by 2025 na senador, mag-volunteer ako tutulong yung bahay ko sa Marawi, yun ang ating campaign headquarters sa Marawi and Lanao del Sur. So, ako, natutuwa ako yung mga ganong show support. Mayroon pa, isang retired colonel, Maranao din, tumawag sa akin. Sabi niya, sir, sumusuporta ako sa pagkatao sa ano ni DG Bantag, naniniwala ko na na-prime up lang siya. Okay, salamat. So, dahil meron ding ano, mga OFW sa saan ba yun? Basta Middle East. Galit na galit. Yung mga OFW, mga Muslim ito ha. Tumatawa. They are expressing their support. Sabi niya, sir, yung lugar namin, oh, taga Maguindanao na ako palito. Umalik na ang droga sa aming lugar. Kaya dapat si Bantag ang kailangan natin dahil siya lang ang may tapang na labanan ang mga drug lord. So, nanghihinayang kami at nawala na siya sa Pucor. So ganun ang aking ano. So salamat sa mga Bantag team supporters, lalo ng mga kapatiran nating Muslim. Ah, meron pa. Nag-message sa akin yung pagtago-tago. Sabi, sir, sabi, kung makontak mo si DG Bantag, sabi mo, welcome siya dito sa Mindanao, magtago. Ang daming nagmamahal sa kanya dito na, binanggit niya, Muslim, katutubo, and even Christian. Yung tri people of Mindanao. Muslim, Lumad, at saka Christian. Maraming nagmamahal. Pwede siyang magtago dito at tutulungan namin. Ganun, mga siyok support. Anyway, balik tayo kay Thinking Pinoy. Salamat naman at benign. Benign. At successful yung operation. Good luck, Thinking Pinoy, sa iyong pagbalik. Eskwela. At yan, ganyan lang talaga ang buhay. Lesson learned. Yung kinakain natin. Kasi ang natutunan ko sa buhay, karamihan sakit na dumarapo sa atin is nasa pagkain. Noong hindi pa ako nag-lifestyle change, yung wala akong diet, ko binabantay yung pagkain ko, ang dami kong sakit. Ngayon, salamat sa Diyos. Since nung nagka-pandemic, nag-lifestyle change ako, binabantayan ko yung pagkain ko. Talagang ano, nag-improve ang aking health, ang aking physical well-being, nag-improve. At ang malaking bagay yan yung diet. Kaya huwag tayong basta kakain kung ano-ano. Ako, walang bawal. Kailang palagi in moderation. Ayun ang natutunan ko kay Dr. Atoy Arboleda. Isang naturopathic doctor na
napakagaling. I highly recommend manood kayo sa mga YouTube vlogs, Dr. Atoy Arboleda. So, pagkain, of course, bantayan yung pagkain. Next na ginagawa ko, exercise, less stress, at saka sleep well, and then yung spiritual well-being, yung close relationship with God. Yun na yung aking buong nung tawag doon, concept of well-being. Kaya salamat sa Diyos, magsi 64 na ako. Kailan? Parang 50 pa lang ang edad ko. Malakas pa rin. So again, sa pasensya na po kayo yung nanood sa aking upload kahapon na tungkol sa anti-bantag vlogger na nasa ospital. Iba naman ang content. Nagkamali ako ng pagpindot pag-upload. So, see you po next video.